mga kabowlers, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. It's me again, Coach Art from 316. Nandito naman po tayo sa one-on-one edition and I have my special guest today na talagang may enlighten at mabibless at may encourage kayo mga kabowlers dito sa may share ng tong champion coach na to. And I'm excited na marinig to yung ma-share ng champion coach na ito. So before ko siya ma-introduce, i-ano ko muna sa inyo mga kabowlers yung mga career highlights ni coach na ito para at least talagang ano, as a player, he is a two-time PBA champion 1995 and 1995 All-Filipino and Commissioner Cup and four-time UAP champion from 1993 to 1996. And then, as a head coach, he is a three-time PBA champion, 2004 Piesta Conference, 2005 Philippine Cup, and 2009 Piesta Conference. And as assistant coach, he's a PBA champion, 2006-2007 Philippine Cup. And mga kabowlers, ang aking guest po ngayon, walang iba kundi si Coach Siot Tankinsen. Coach, thank you. Thank you, Art. Thank you sa mga listeners, kabowlers, yeah. 316. But may I make a few corrections lang? Actually, 95 to 99, actually 96 ako nakapasok. So I was not part of yung Sunkist team na nag-champion. Nasama lang ako ng champion is 2000 sa San Miguel, 2000, twice. And then, yeah, for sa UST, yun first championship, yun 93, yun sweep. Pero yun second, third, and fourth, hindi na ako kasama doon. Medyo graduate na tayo. Okay. Sige, Coach. Sige. Thank you, Coach, for correcting. Okay. No problem. Yeah, okay. Okay, Coach, ang aking unang tanong sa inyo, Coach. Sino po ba si Coach Siot before? Before siguro narinig mo na yung adage na bull is life, no? Diba? Yes, Coach. Yeah. So basically, yun. Ganun talaga ako nun. Bull is life. Basically, I live and breathe basketball alone. Yun. Sad to say, pero at that time, my understanding about God was very little. So my God, I'll be honest, at that time was basically basketball. Lahat is centered around that one. So yun, that was who I was before. Tapos so, coach, sino yung nag talagang nag ano talagang maging player, mag basketball player, mag push or talagang gusto niya po talaga? Actually, nag-introduce sa akin ng mga sports is my dad who passed away recently, but three weeks ago. Pero yeah, he was the one who introduced me sa yun nga sa paglalaro ng basketball. And then yun slowly, yan tinuruan niya ako. Pero hindi siya yung typical na yun ano ba yun palaging nandyan, tapos palaging nagko-correct. Basta binigyan lang sa akin yung basic and then he let me grow on my own. Parang gano'n. So, yun. Mm-hmm. Okay. Tapos, Coach, nung naging player na kayo, ano yung talagang pinaka-highlight ng career nyo as a player? As a player, highlight, well, siguro pinaka-highlight was being able to represent the country sa international. Mm-hmm. Nice. That I was able to represent the country in Southeast Asia. In Asia, Southeast Asian Games, noong 93. Yun, by God's grace, nag-champion na kami nun. Pero the funny thing was, actually, hindi kami dapat yung magre-represent ng Philippines. Mm-hmm. At that time, may talagang national team nun. Kaso for whatever reason, hindi sila pinayagan ng mga mother team nila. So, yun, nagpa-try out ulit. Tapos, na-invite ako. So, yun, nakasali kami. So, we only had, a month and a half or 2 months of practice lang nun. And then, yun, sabak na. So, yeah, we weren't expected to do well. It's a blessing pala yan, Coach, talagang ano, no? Na yung mga ano, yung dapat na maglaro, hindi pinayagan. Yeah, it was a blessing. Tapos, Coach,
nung as a player, syempre maraming ano eh, hindi naman lahat maganda yung pag basketball player ka, akala ng iba talagang maganda na yung position mo eh. Syempre may mga times din na talagang madadapa ka. So dumating po ba kayo sa time na ganun? Yes, actually a lot. In fact, yun yung masasabi ko. Yun yung isang paraan ng Panginoon to try to hone your character. To see in a way how much you want it and how tough can you be. For one, from high school going to college, never naman ako recruited eh. Maliit lang yun nilaruan ko na liga. Hindi masyadong kilala dun sa may Caloocan lang. So yun ang liga nilaro namin. So hindi kilala talaga yung school namin. So going to college, try out. As in, try out ka. Punta ka dito sa school. Tatanong ka, sir. May try out ba? Pwede ganun. Talagang i-earn mo yung spot. Oh, i-earn mo yung spot. Siyempre, there were rejections din. So, actually, my first year, I tried out sa UP. I tried out also sa UST. Unfortunately, I was not, you know, di ako nakuha. Parang ganun. So, yun. Hinto muna ako. Although, hindi ako naghinto. Naglaro pa rin ng mga liga sa labas. Ganun. And same thing, going to the pros, I was not drafted. Kumbaga, hindi ako na-draft eh. So, ayun, wala naman ako agent. So, kapalan na mukha. So, I have to go to some of the practice ng mga teams and ask, Coach, pwede ba makitry out? So, yun. Siyempre, there were rejections. There were also some ano rin. Pero, yun. Ganun talaga. Tapos, Coach, paano mo hinandle yung mga, siyempre, yung rejection? I took it as a challenge. Actually, admittedly, normal lang naman tayo. We're all human. Siyempre, masama ang loob mo. Kasi, sabi mo, ba to? Nakapag national team ako, hindi man lamang na-pick. Parang ganun ba? Parang ganun. Parang, nangyari. Parang ganun. But, yeah, eventually you have to get over that and then, yeah, life has to continue then. So, walang nag-draft. Balik ka sa PBL. At that time, yung D-League ngayon is PBL at that time. So, try out ka ulit. Hoping to get that opportunity lang na may team kumuha sa'yo. And then from there, gano'n ulit. Parang start from scratch ka again to try to prove yourself, basically. Nice, nice. Tapos, Coach, how you, Coach, paano nyo na isabuhin nyo yung na palapit sa inyo si Lord, parang na-accept niyo siya as a Lord and Savior? Actually, yun nga eh. God sometimes will allow you to go through things that you don't like, pero eventually, then that's where you would start realizing, oh nga, no? Kasi, actually, up to my pros, hindi pa naman ako, hindi pa ako believer. I thought, my belief at that time was hard work pays off. So, ganun ang mindset ko. Sige, hard work. So, eventually, when I got the job coaching Ginebra, in the middle of the conference at that time, the team was 3-2. 3 wins, 2 losses. But the management decided to change. So, yun, pinasok ako. Eh, syempre, at that time, yun nga eh, wala tayo sa Panginoon eh. So, feeling mo, ba, I deserve this kasi yes, pinaghirapan ko to eh. Parang gano'n, di ba? Parang gano'n na eh. Pagka, deserve mo, Coach, na kayo talaga yun. At that time, syempre, very self-absorbed ka at that time. Pag wala ka talaga sa Panginoon, self-absorb ko eh. Kala mo, pinagtrabahuan ko to eh. Parang gano'n. So, yun. Eventually, I got that opportunity. So, I took it as a challenge. Sabi ko, sige. Hindi gano'n. Buti lang ka mo. Hindi pa gano'n ka full-blown at that time yung social media. Kasi, after I took over,
lima straight ang talo ko. Eh. Mm-hmm. From 3-2, naging 3-7. Mm-hmm. So, yung record nun, parang chances of you making to the playoff, malabo na. Mm-hmm. But that was the first time, yung mga unang talo, wala pa problema sa akin. Sabi ko, okay lang yan. Nag-ano mm-hmm. lang yan. Nag-a-adjust pa lang. Pero nun bandang ano, then you start, syempre, di yung maiwasan yun eh. You start seeing that the players will do what you ask them to do. No doubt about that. Pero yun buy-in ba talagang naniniwala ba dun sa sinasabi mo? Makikita mo naman eh kung may buy-in sila o walang buy-in sila. So, alam ko parang, oh, parang they lost confidence na at that time. And they're just going through the motion. Tapos, yun. That was the first time in my life that I did not feel like going to practice. I've always enjoyed going to practice. Mm-hmm. Kahit mahirap pa yung practice. Whether I was a player or a coach, I always enjoy going to practice. But that was the time that I really felt discouraged and yun, parang what ko ginagawa to? Parang ganun. Mm-hmm. So, yun. After my fifth loss, the panglimang talo ko na, no, I went home and talagang felt really down. And yun. Mm-hmm. That was when I prayed. Mm-hmm. And actually, my prayer then was very, ano pa nga, sabi ko, in a way, I'll just, ano, parang, kung totoo kayo, bakit nyo to inalaw? At kung inalaw nyo to, somehow, parang ganun ang ano ko, get me out of this one. Parang ganun. If you are true, parang ganun. Parang nakikipag-bargain ka na, Coach. Oh, actually, yeah. Parang in a way, sabi ko. And actually, the next day, I felt, I didn't feel any different. It's not like, wow, everything's different. No. Mm. I still felt the same, parang, pupunta ba ako ng practice? Eh, parang hindi naniniwala sa akin mga player. Parang ganun. It's the same pa rin. Yeah, and may out-of-town game kami coming up. Sabi, eh, malakas pa naman at that time yung Alaska. Sabi, ano ba to? Parang ganun. So, I'm looking forward to lose number 6 na. So, yun. And then, so, eventually, things remained the same, but when we went to that ano game, dun out of town game, in fact that was in Palawan, everything started to fall into place. Lahat ng sinusubukan mo ituro sa mga players and even nun, ano, parang everything just somehow miraculously fall into place. Yung mga gusto mong makita dun sa team, ganda ng execution, ha? Parang ganun. So it's somehow eventually yun. And as the season went along, yun, eventually, nakapasok kami ng, at that time, may wild card pa. Ibig sabihin, pasang-awa ka. Mm-hmm. Wild card. So, maglalaro ka ng isang do-or-die na game. Do-or-die game. Kung manalo ka, pasok. Parang ganun. So, do-or-die kami na. So, yun. Do-or-die. So, from there, just to cut the story short, yeah, from a wild card and ending up winning the whole conference that same season. That conference mismo. So sabi ko, yeah, sabi ko, this is impossible. Eventually, I somehow God made me realize na this is not because of who I am. It's not because, kasi dati nagsunog ka ng kilay habang nag-ano ka. Hindi, it's just God's appointed time. And from there, from then on, that changed my mindset. And yun yung parang palagi kong sinashare. Huwag mong hintayin na disiplinahin ka ng Panginoon or kukunin yung something that you really treasure. Tsaka mo palang marirealize, oh nga pala, no? Mm-hmm. Hindi pala ito ako. It is all about God. So, yun.
That's when I really, you know, somehow had my encounter with God and truly surrendered eventually everything to Him. Nice, that's nice. Nakaka-bless yun, Coach. Praise God. Yeah. Praise God. Talagang, ano, God is in control. Talagang, let go and let God, and He is do His part. Talagang, iba. Nothing is impossible with God talaga. Yeah, true. Tapos, Coach, sino naman yung mga taong nag-impluensya sa'yo or talagang nag-pray pa together talagang para at least mas lumalim pa yung personal relationship mo kay Lord? Sino yung mga naging instrumento? Actually, malaking bagay yung wife ko. Wife ko yun talagang parang God uses her to speak to me at times. Siyempre, yung mga people closest to you, yun yung mga ano eh. Pag nagsalita, masakit man, pero alam mo, totoo. Diba? So, minsan, at that time, hindi mo ma-accept, pero eventually, as you try to process it, then, you eventually, yun, parang ganun, you start learning to hear from God, basically ganun. And then, yeah, malaking bagay yung reading His word talaga and devoting time to Him. But I wouldn't say day and night yung transformation. It took a while, in fact. Yeah. For example, so noon eventually when I accepted Christ into my life, that was 2004. So yun, pupunta ako kay Pastor Ricky noon, Sartu. He was my D group leader, yes. Pero on and off yung pagpunta ko noon. On and off. Tapos minsan wala, totally wala. Tapos minsan. So, yun. It took me, nakayaman sabihin to, pero it took me 10 years bago ako nagkaroon sa sarili kong D group. So, 2014 na ako, tsaka lang ako nagkaroon ng sarili kong D group. So, it's not an overnight transformation. It took a while. Yeah. And God uses a lot of experience. Experience na yun, to teach you. Ang daming situation na. And then we start learning. Okay. So, ganun. Ganun yung journey sa Panginoon natin. Praise God. Tapos, Coach, paano naman yung naging transition mo, Coach, as a player from Coach to ngayon to nag-lead ng day group? Paano? Ano ka ba, Coach? I think the best one is the experience God allowed you to go through. Yun isang magandang teacher. Pero the best teacher is always talagang His Word. When I started to really, you know, delve into His Word and read and not only know it sa mind, pero yun, yun, somehow, sa-submit ka and obey. Kasi sometimes, alam naman natin, parang for example, pag alam natin, kailangan mag-exercise para hindi tayo mataba. Pero, yun knowing it, saka yun doing it, sometimes doon nagkakaroon ng log jam eh. Di ba? Parang yun. So, same thing with the D group. Di ba? Palagi kami sa ni Pastor Ricky, mag-start na kayo D group. Hindi pa kaya, Pastor. Wala pa akong alam eh. Ganun. So, but eventually, so yun, by obedience na lang, then, doon lumalabas yung word niya na in your weakness, my power is perfected. Kasi nga, then you, paano gagawin to? Paano mag-lead ng D group? Hindi ko naman alam kung ano matapit pag-uusapan natin. Parang ganun. And then yun, as I try to be obedient to His word, somehow yun, binibigyan na ako ng wisdom what to say or what not to say, parang ganun. Yeah. So yun ang ano talaga, ang Panginoon lang talaga ang ano, ang solusyon do. Praise God. Tapos, Coach, paano naman kayo ano ginamit ng Panginoon para i-reach out naman sa Panginoon, sa rin Coach Siot, parang I'm
ano na ako sa iyo, alam ko na ano na na natanggap na save natanggap mo na ako as your personal Lord and Savior. I want to reach out naman yung ibang tao. Paano ka naman, coach, ginamit ng Lord? Yeah, in different ano, in different ways. For example, yun nga dito sa, 'di ba, may coaches, may sports ministry tayo, 'di ba? Yes, so coach. Headed by yan, si Louis, sila Coach Kat, sila Paul. Coach Kat. Okay, so through there, nakatulong ako from time to time. I wouldn't say as active as si Coach Louis, ba yun? Grabe rin yung ano ni Coach Louis. Pero I try to do my part in helping out. So if I can, I'll help out. And yun, other ways is yun, try to reach out to kids. Ngayon na nasa collegiate na ako, I'm enjoying my role as yun, helping others, helping coaches, at the same time helping younger players in their journey. In fact, yeah, hindi consistent, pero from time to time, when I was in La Salle, I conduct Bible study. Paalam mo kay Coach ano, Louis Gonzalez at that time. So, Coach, pwede mag-conduct ng Bible study? Sabi, sige, okay lang. Mm-hmm. Yeah, from there, I a little bit lang. And then, last year, yun, sometimes I nag-ano ko ng Zoom meeting with yung mga dating players namin sa Lasal. Yun. And mm-hmm. even yung players namin sa Binil. Yeah. Pero hindi pa consistent. Hindi pa ganun ka-consistent, pero slowly. Mm-hmm. Tapos coach, coach, may mga sa mga ka-ballers na mga nanonood dito, may mga aspiring coach din eh. So, coach, pwede mo silang ibigyan ng encouragement or para ma-enlighten sila? Mm-hmm. Yeah. Actually, yun. One of the projects that we were discussing na dun, dahil na sa CCF, was yun, coming up with yung tumutulong sa mga coaches how to yun teaching them kasi iba yun ano ako from player to coach malaki yeah. ang natutunan ko kasi iba yung naglalaro ka iba yung nagpre-prepare ka ng practice yun yung isang malaking tawag ito adjustment ko kala ko oh, di ba minsan kala natin oh figure 8-8 lang gagawin natin. Tapos, konting passing-passing drill. Tapos, laro na. Scrimmage na, di ba? But eventually, I've learned ang dami palang facets to it that kailangan, ano, kailangan mo i-share sa iba. Kasi, yun, natutunan ko lang. I was blessed, yun na. I was under Coach Ron Jacobs and Coach John Wichico at that time. Talagang tinuruan nila ako. As in, dati hindi marami assistant coach eh. At that time ako lang yun assistant coach. So ako gagawa na yun ko mga lahat ng utos nila. Mm-hmm. Gagawin mo, ikaw mag-scout, ikaw mag-edit ng mga video, mm-hmm. ikaw din mag-co-conduct na ayun prepare minsan ng mga kasi meron sila mga ano eh, may mga plano sila para sa game. Ikaw yung taga-sulat ngayon sa board, parang ganoon. So, kung ano-ano, parang basic ganoon. Minsan, bibili ka ng pagkain. Ganoon lahat na, pati utusan ka. Ngayon, coach. Ngayon, coach, sobrang dami na eh, no? Oo. Oh, dati, sige, bago ako tumating dito, bili ka ng breakfast natin. O sige, di, bili ka rin. So, lahat ganoon, kasama ka doon. So, parang, yun yung kailangan mong gawin. Pero, yun, marami rin ako natutunan from them. Especially preparing for a game. Preparing even for a practice. Kasi iba rin yun. So, yun. So, malaking bagay yun. Mm-hmm. Thank you, Coach. Coach, how are you? Kamusta po kayo this pandemic? Okay naman. By God's grace, yun nga eh. That's where when you live, yun sovereignty and ano ni God talagang is
He always shows you one thing or another. You just have to keep your eyes open. Kasi for example, okay, nung pandemic, okay. Siyempre, admittedly, non-essential naman talaga yung trabaho ng coach. Yes. Let's be frank, non-essential eh. Bakit ka mag-e-sport? Eh, walang ano. Wala naman games. So, yun. Eventually, natanggal tong mga ano, itong mga pinagkakitaan ko. So, to the point na, oh, wala, di okay lang. Yun talaga eh. But, yun, from time to time, meron naman mga other, yun, natututo ka na, oh, pwede pala online class. O, oh, sige, di turo ka ng online class. Ganun. Stuff like that. So, yun provisions ng Panginoon, and faithfulness niya. It's always, ikaw bang, parang nakikita mo, palagi man dyan. No? So, yun, siguro, just like you. Pinlano ba punta na talaga dyan? Eh, bago pandemic or ano to? Matagal na to. Matagal na, coach. Matagal na. Okay. So, yun, on my case yan, parang yun, the eventually, tigil lahat ng sweldo namin sa College of St. Benil where I was a consultant. Di, syempre, you have to accept that kasi that's part of ano talaga. Wala kang magagawa. Everybody has to cut down, tawag yun, cut down risk their expenditures. E di, sige. But, few months after, who would have thought after, ano, tumawag sa akin naman yung NU. Sabi, ganun, to ganun, help out. Sabi ko, sige, bakit? Ganun. So, and I did not, yun nga eh. Noon ano nangyari yun, yun, it was just God, you know, alone. Hindi naman ako nag-apply. Hindi rin naman nag-send out ng resume. So, I mean, yun. It was just God in His sovereignty, in His faithfulness provided. So, I give all praises to God. I mean, I'm thankful for that opportunity. So, yun. Ang galing. So, dun lumalalim lalo yun walk ko kay God. Kasi, parang, again and again and again, He always will show you Himself if you just allow Him to. Parang ganun. Yun yung experience ko. You just have to be open your eyes na makita. Parang ganun. That's praise God, Coach. Talagang God's will. Talaga yung ano, in His perfect time, sabi niya sa Ecclesiastes na ano talaga, in His beautiful time. Tapos, Coach, can you share, Coach, sa mga kabowlers dito ng isang Bible verse o life verse niyo and bakit yun? Proverbs 3, 5, 6. Trust in the Lord with all your heart. Heart. And lean not on your all understanding. Understanding. In all of your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. That's okay. So, yun. Ako, why that? Kasi, ang daming beses na niya akong, ano eh, how do you say this? Niliko dun sa tinatahak mo, no? At that time, hindi mo maintindihan, bakit ba? Ano mong ginagawang mali? Ah? Parang, in your mind, you're trying to, ano? Pero, and yet, you see it, eventually, after looking back, then you start seeing it. One prime example is this. Noong 2010, okay. 2009, kakapanalo lang namin ng championship noon ng Fiesta Conference. Tama ba Fiesta ba yun? O basta third conference. At that time, ang import at that time was 6'6 ang height. Okay. Yeah, so kaka-champion lang na 2009. Come the next year, 2010, in the same conference, nasa finals ulit kami. So yun.
But in the middle of the finals, I was requested to step down. So, sabi ko, syempre, at that time, bad trip ka, ba? Bakit? Parang ganun. Nasa finals. So, I could not understand the ano. So, syempre, may binigay silang ano, rational for that. Pero, at that time, I didn't buy it. Parang ganun. Parang labo. Parang ganun. So, yun. But, yun nga eh. Yeah, like I said, in my human, ano, kaya nga sabi ko, lean not on, di ba sabi ni God, lean not on your own understanding. So, sabi ko, hindi ko maintindihan ito. Bakit ganun? But, siguro, for whatever the reason God allowed me to go through that was somehow it helped me to learn to trust in Him more. Kasi syempre, you'd look at it like a demotion. Tama? In a way, demoted ka eh. Diba? Eh, at that time, dami tumatawag. Coach, pwede ka ba yung ma-interview ko? Ano nangyari? Actually, I kept my mouth shut. I don't know why. In fact, I had a lot of things I want to get out of my chest at that time. In fact, if I wanted to rant, I could have. Yeah. I don't know why. Probably God allowed, you know, God empowered me to keep my mouth shut. And the funny thing was this. Demoted ako. Tapos, si Coach John, nagtuturo at nagko-coach at that time sa Ginebra. So, sinabi niya dun sa mga, ano, sabi niya, sir, kung hindi niyo na gagamitin si Siot, pwede ba puntay mo lang dito sa akin, tulungan lang ako dito sa Ginebra. Sabi niya sa akin. Sabi niya dun sa mga higher management at that time. Pwede yun. Nilipat ako from head coach. Binalik ako doon. And the funny thing is this, syempre, yeah, it's a demotion, di ba? Syempre, ano? But the weird thing happened. Tumaas pa ang sweldo ko after that. I cannot explain why. I did not know why. But tumaas pa ang sweldo ko. Pati ako nagulat eh. Tama ba to? And to think, I never, when I was working for my whole time there, coaching from 2000 to 2014, yes. Never ako nagkaroon ng kontrata. I did not have a contract that says they can take me out anytime. Yeah, anytime. Coach. Anytime, and they can cut off my salary anytime. Kaya wala akong ano. Kaya nung nakuha ko na sa bank, tumaas ah. Oh, thank you. Parang ganun. Nagulat din ako. Parang ganun. So, God is ano eh, and I think He's allowing these things to happen. Yung nga, one, to teach me that you're not in control. Even if you think you're doing well, you're not in control pa rin. And second thing is, yun nga, I did not allow all of these things para sa yung sariling consumption lang. You need to share these experiences with other people as well. Kasi parang yun nga, my point is, siyempre, nakakahiya din parang nagyayabang ba ako. But what God is teaching me is, no, it's not about you. It's about my faithfulness if people surrender to me. Parang ganun. Amen. So, yun yung take ko doon. Yun, mga kabowlers, napakinggan nyo yung shinner ni Coach shot na Proverbs 3:5. So, I pray na mga kabowlers, lalo ngayon sa pandemic, marami tayong time. Sana buksan nyo rin yung Bible nyo or kung meron kayong sa cellphone, meron kayong Bible app, buksan nyo. I'm sure and I'm praying na talaga may enlighten kayo sa Proverbs 3:5 na yun, like what shinner ni Coach Shot talaga na experience niya. And then, alam ko, mas marami tayong time ngayon na binibigay ng Panginoon. Sana hindi lang sa social media. You know, our greatest hope sana nangyayari ngayon is wala na iba kundi si Jesus Christ. Okay? We just share ngayon, pinag-usapan namin,
yung sinishare namin, kung talagang yung personal relationship natin sa Panginoon, talaga yun ang importante. Religion cannot save, but yung importante, yung personal relationship talaga. Yun ang importante, mga kabolers. So sana, na-bless kayo, na-enlighten kayo sa shinare ni Coach Siot na testimony niya. And alam ko, mga kabolers, yung mga pinagdadaanan namin, pinagdadaanan ng mga coaches, hindi, pare-pares lang tayo. Pare-pares tayo nadadapa, pero ang Panginoon, nandyan lang. Never tayong iniwan, mga kabolers. Tandaan nyo yan. Tayo lang yung lumalayo sa kanya. So, thank you, Coach Siot, sa mga senior mo, Coach. And especially ako, Coach, na-bless ako dun sa mga sa narinig ko. So, and lalo na siguro yung mga kabolers na mga nanonood. Coach, meron na lang akong last question. Sige, Art. Thank you rin. Coach, dahil one-on-one edition to, sino yung gusto nyong maka one-on-one? Maka one-on-one? Yeah, Coach. Ngayon, future, wala man, na. Future or past or tao or... Wala na. As much as I want, I'll be honest, yeah, itong Coach, past few yeah. years, itong past, what, 4 years ba? Mm-hmm. Yun. Medyo nagkaroon ako ng injury na talagang took some enjoyment out of playing. Masakit to. Oh, hindi magagalaw. One-on-one. Well, ako, honestly, I don't know. But eto masasabi ko, even etong experience ko right now, going through etong injury na dinadaanan ko. Kasi ngayon, even ngayon, as much as I want to be able to play with my son, which is medyo nasa age 15 na, so medyo malakas na yung katawan, di ba? Medyo may ano na. Pero, di naman inallow, somehow, I don't know why, pero somehow, hindi ko na kaya mag-ano because of your injury. So, actually, may frustration din ako in my heart. Pero at the same time, may tinuturo din sa akin ng Panginoon ko. Ng Panginoon pala. It's just like Paul. Diba si Paul? Si Paul, diba? 3 times ba ni-request niya kay Lord na tanggalin yung thorn in his flesh? Yes, flesh ko siya. So, I find myself in the same boat na sabi ko, Lord, kahit yung malaki na anak ko eh, para makalaro ko naman siya ng talaga, ano, para ganun. Talagang makita rin niya na medyo kaya ko pala. So, parang nakikibargain din ako. Pero at the same time, yun na, bumabalik sa akin, ano, yung parang kay Paul, in your weakness, my power is perfected. So, parang sabi ko, ganun, hindi ko maano. Even when I'm teaching kids dun sa Zoom, minsan may mga movement ako, aray, hindi ko magawa. Parang ganun. Then I have to ask Coach John to, Coach John, ikaw na nga magturo ito. And then, hindi ko kaya gawin. Parang ganun. But, yun yung ano ko. Yun yung natututunan ko in all aspects. Even yun yung situations na hindi mo masyado magawa yung gusto mo o hindi mo ma... You think you're doing this because of God. God, ginagawa ko naman to para sa inyo. Ha? Bakit di nyo ako ma-allow na maging maayos man lamang yung movement ko? Pero still, at the end of it, He is in control. Yeah. So, yun. But, yeah, one-on-one, I don't really know. I just want to be able to play without pain anymore. Parang yun. Actually, yun ang pinakaano ko. I will continue to pray for you, Nocha. We'll pray for you also. Thank you. So, yun. Kaya tuloy, yung mga laro ninyo, di ba? Ina-invite din ako naman ni Coach John dun eh. Minsan, dun sa TED. Di ba, ito yung Mondays yun, no? Monday night? Yes, Coach. Yeah. Yeah. As much as I want to, parang, wala eh. Parang, bawat galaw, aray eh. Parang hirap lang maglaro ng ganun, puro aray, parang ganun. So, yun. Yun yung ano ko. Yun talaga. But, I continue to praise God. I mean, yeah, it's still allowing me, even in this situation, nakakapag ano pa rin ako, through basketball, even if I cannot somehow, ano na, praise be God, part Coach. Of it. Praise God, Coach. Coach, I just want to share lang, si Coach Jonas, naka-ano ko rin siya, one-on-one before, so, na-bless.
So, sabi niya, i-share nga din yan na nag-biggest break, nagbigay sa kanya is kayo, si Coach Siot pa lang. Sa, nung nasa San Miguel siya. So, yun, talagang blessing din. Sobrang blessing daw sa kanya nung big break na binigay niyo sa kanya nung nasa San Miguel. So, Coach Jonas. Yeah. Yes. So, God's, ano yan, God's appointed time lang yan. It just was a vessel lang. Nataon ako yun. It could be somebody else. So, she part also are part of ministry din po namin si Coach Jonas. So, he's now in the US. Ganun? Punta siya sa US ba? Opo, Coach. Nayos niya lang, Coach, yung ano niya, green card. So, babalik din po ata. So, again, Coach Siot, thank you, Coach, sa time na sa shinier nyo. Na-bless po talaga ako. And then, alam ko yung mga ka-ballers dito, na-bless kayo. Sana, ito, hindi nyo lang napakinggan, hindi lang nyo lang napanood. Sana, may sa buhay nyo rin, may apply nyo rin. Na talagang, ang Panginoon lang talagang pag-asa natin. Wala na talagang ibang mga ka-ballers. Ang tao, minsan iniiwan tayo, pero ang Panginoon, he never, hindi po siya natutulog, hindi siya nangiiwan, tayo lang po ang lumalayo. So, just live by faith. Yes. Amen. Just live by faith. Kasi we don't know what gonna happen tomorrow or sa mga susunod. Only God knows. That's why we live by faith, not by sight. Sabi nga sa isang Bible verse. So, and then, yung Proverbs 3 and 5, mga ka-ballers, sana basahin niyo yun para ma-enlighten kayo. Alam ko, maraming anxiety, may depression sa mga naranasan natin ngayon this pandemic. But only God's words, talagang ma-enlighten tayo. Hindi yung ano, worldly. Yung worldly, talagang walang mangyayari sa atin. So, ito, ang pag-asa, nandyan lang. Talagang, ang Bible, pwede natin buksan anytime. Wala pong bayad yan. So, dun tayo makakita talaga ng tunay na pagkakilala natin sa Panginoon. Talagang mas lalalim tayo. And yun nga, vertical relationship natin sa Panginoon, mas pagandahin natin. And then yung horizontal, everything will fall into place, sabi nga ni Coach Siot. Okay, so thank you again, Coach Siot, sa time nyo, Coach. Nabitin ako, alam ko, marami pa kayong gagawin. So, alam ko. No problem. Busy kayo. Thank you, Coach, again. And God bless, Coach. And continue to pray for you, Coach, sa mga ministry mo. And then, sa mga next month project, Coach. Thank you again. Shout out po kay Coach John Alawigan sa CCF Sports. Yes. God bless, yeah. And we're doing this not to please everybody and just to please God. Wala na pong iba. Okay. So, thank you again, mga ka-ballers. See you again. Amen. And God bless everyone, Coach. Thank you, Coach. Thank you. Thank you, Coach Art. Thank you. God bless. God bless, Coach.